Nabasa naman niya yung text mo or nasin niya yung chat mo. Ang tanong, bakit hindi kaya siya nagre-reply? Yan ang ating pag-usapan sa video nito. Pero, alam niyo na what next. Before we continue, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, tawagin nyo na lang akong Kuya Mael or Kuya El. So, let's go na mga katabay. Para naman akong naka-fast forward. Alam nyo, ano ba kasi ang dahilan kung bakit hindi siya nagre-reply ng mga text message mo or hanggang sin lang yung mga chat mo? Ano? Or, I mean, sino ba siya sa buhay mo? Ex mo? Or kayo pa? Kahit sino pa siya sa buhay mo, ito lang sinisigurado ko. Your relationship is not okay. Sino ba namang tangang boyfriend or girlfriend ang nakatuwa nga, nakikita lang yung chat, hindi re-replyan? Diba? Hindi lang nagre-reply ang partner mo or yung ex mo if there's something wrong. Tanong niyo sa akin, Kuya, okay naman kami, wala naman kami pinagawayan, tapos bigla na lang na hindi siya nagre-reply. Bigla na lang na scene mode siya. Baka na-snatch yung phone niya. Oy, wala nga naman na sabihin na magnanakaw. Kananakaw ko lang po yung phone niya. Huwag ka na pong tawag ng tawag. Huwag ka na pong magcha-chat. Hindi. Diba? Baka in the first place pa lang, niloloko ka lang yan. Hindi ka niyan sineseryoso. When it comes to texting naman, alam ko yung feeling mo na kapag hindi siya nagre-reply, more text pa. Kapag hindi siya nagre-reply, more na mas masasakit na salita ang ipatungo sa kanya. Kapag hindi siya nagre-reply, nasisira yung mood mo. Nababaliw ka na kakaisip. Ha? Tama. Ganito kasi yan, para ba yung sugat na, alam mo yung naghihilom na? Diba, ang katikati nun, ang sarap kamutin, kamutin yung itch. Diba, makati itch. Tama. Ang sarap kamutin. Pero magiging resulta, maaaring masasaktan ka, yung sugat mo ay dudugo ulit. Parang ganun yan. Na, the more na kinakamot mo, the more na kumakati yung pagte-text mo sa kanya, the more na kumakati yung mga daliri mo na mag-type ng napakarami, napakahaba, masasakit na sa kalita sa kanya kasi hindi siya nagre-reply. Parang ganun yan yung sugat. Pero, ang nangyayari, dumudugo ito. Nasasaktan ka. Ganun din yan. Na the more na nagte-text ka, the more na hindi siya nagre-reply, the more na scene mode siya, the more na nasasaktan ka. Ganun yan. So what will you do? Kapag nangangat yan, tigilan mo na. Ilayo mo yung kamay mo. Kasi hindi naman yan kapag dito ang makat, hindi naman yung daliri mo dito sa kaliwa. Hindi, itong isa, tigil mo na. Lagyan mo ng band-aid. Band-aid ba? Ano ba yung magpa-consult na lang kayo sa mga medical expert? Hindi ako. Para mahinto yung kanyang kati. Or in short, huwag mo nang kamutin. Kasi the more na kinakamot mo, the more na kumakat yan, the more na nasasaktan ka. So, kapag hindi nagre-reply yung ex mo or yung partner mo, huwag mo na munang kulitin. As long as you scratch the itchiness, yung kate, and kapag wala pa ding response, bigyan mo muna ng space. Yun yung pinakamainam mong gawin. Okay? It's not actually yung pagte-text mo ang wrong doon. It's not actually yung dahil sa ikaw ang unang nagre-reach out yung mali doon. Ang mali doon ay yung mga salita na binitiawan mo sa kanya. Hindi natin alam, hindi ko alam kung ano yung mga words na sinabi mo sa kanya. Maaring nasaktan siya. Kaya hindi siya nagre-reply. It's not about the texting, it's about the content, yung mga sinabi mo sa kanya. Tanungin kita mismo kung ikaw ay naka-receive ng mga masasakit na salita. Especially kapag ang lalaki. Kapag ang lalaki, very high yung emotion nila. Tatahimik ang mga yan. Hindi magsasalita ang mga yan. Ganun yung built-in kasi or ganun yung instinct ng isang lalaki. So, take him time. Kaya bigyan mo siya ng oras para mag-isip-isip or para pakalmahin yung emotion niya. Lalaki yan. Iba sa babae. Ang babae kasi kapag nasasaktan, the more na magbubunganga yan. Pero ang lalaki, trust me, kapag nasasaktan, tatahimik yan. Ito pa, ang isang lalaki, ang mga bagay na nagugustuhan nila ay yung mga may challenge, yung sila ang naghahabot. So as long as you scratch the itchiness or kinamot mo yung makati and wala pa ding response, tigilan mo na.
Okay? Bigyan mo siya ng panahon, bigyan mo siya ng moment, or I mean, bigyan mo siya ng pagkakataon na siya yung maghabol, na siya yung unang mag-reach out sa'yo. Kasi kapag ikaw yung palaging nag-reach out, palagi kang nag-chat sa kanya, nag-text sa kanya, tapos hindi pa siya masyadong nagre-response, nawawala yung challenge mo, actually. Ibig sabihin, kapag nawawala yung challenge mo sa kanya, hindi kanya habulin. Hindi high value ang tingin sa'yo. As long as nag-reach out kayo, as long as ginawa niyo niya yung part niyo, tapos walang response sa kanya, hindi siya nag-abol, tumigil na kayo. Let him do his job. Trabaho niya yun eh. Inuunahan mo siya dun eh. Ngayon, all you need to do is to evaluate your situation. Ano ba? Ano bang dahilan kung bakit hindi siya nagre-reply? You need to be mindful kung ano yung content ng mga text or chat mo sa kanya. Iwasan mo ang masyadong madrama, ang masyadong mahaba. It's just, kahit simple lang, as long as hindi mo siya ganun na masaktan. As long as totoo yung mga content nun, yung side mo, yung sinasabi mo sa kanya. And kapag wala siyang reply, give him space. Kasi itong sinisigurado ko, out of the blue, magre-reply yan. Pero kapag forever nang nawala, ibig sabihin, hindi kanyang sineryoso. Or maiba na siya. All you need to do is to move on. That's it.